kinahagat o dinadilaan. Nakain ng boyfriend ka na nga. Okay, so guys, this is the new normal. This is my first outdoor vlog after 3 months na nasa bahay lang. And oh my god, grabe, this is the new normal. Nandito kami sa park! First time namin mag-picnic! Paano wala kaming distancing? Pero guys, meron kaming mask. Kaso hindi pa namin sinusuot kasi grabe yung init. Napaka-humid. So, yung reason na lumabas kami ngayon is para makalanghap ng fresh hot fresh air. Para makalanghap ng fresh hot air kasi summer dito ngayon, napaka-humid. Grabe yung pawis namin ngayon, pero well, anyway, sulit lang. So naghihintay kami ng order namin sa Mia's Lechon. Sa Loming Barako. So ngayon, kakain muna kami ng chichi. So ito yung park nila dito, guys. Actually, pupunta sana kami talaga sa Mia's Park, pero close siya. So dito lang kami tumambay. Ayan sila, guys, mga kasama ko, syempre, hindi mawawala. I'm always present. Always present sa mga galaan. Finally, nakita ko din yung sunset. Okay, guys, so finally dumating na yung food namin. So, gabi na siya, guys. Kasi late na din kaming pumunta dito, kaya ginabi na kami. Anyway, so ito yung food namin na in-order namin sa Loming Barako. And this is our milk tea katas ng Barako. So meron kaming pizza. Meron kaming chicken. I don't know kung nakikita nyo. Ayan, chicken. And our Lomi. Loming Barako. Yan, another Loming pizza. Batangas. And yan yung isasahog namin sa ano? Alcohol. Sa Lomi namin. So yan. And our soft drinks. Ready na kaming kumain. This is our first dinner na nasa labas. Yay! Yeah! So ano masasabi nyo, guys? Gutom. Gutom na, guys. Excited kasi super naghintay kami ng mga 2 hours lang naman. Late na din kasi kaming pumunta dito, kaya late na kami nakapag-order. Ayan! So guys, kung naalala nyo yung mattress na to, wow! Yung mattress na to, guys, shout out nga pala kay ano? Alex, I miss you! Yeah, yung mattress na to, sa kanya to, binigay niya sa akin. Guys, tingnan nyo yung Lomi. Yan yung specialty ng Loming Barako. So excited to eat! Okay guys, so here we go! It's eating time! Guys, let's eat! Memories na hindi nyo makakalimutan sa friendship natin. Walang iiyak, ha?
memories yung pinaka hindi makalimutan yung natulog kami sa park. Natulog kami sa park. As in, sobrang init, promise. Last year summer, 5 a.m. na. Last year ba yun? Oo, oo, oo. Super guys, natulog kami hanggang umaga. As in, 5 a.m. Hindi ba nakakaawa kami guys? See, pero yun yung pinaka-memorable. Yung nag-boating tayo, no, grabe yun, ang saya nun. Shoutout kay Kevin. Kompleto tayo nun. Miss you bunso. Oo nga. Miss you bunso. Tapos, yung grupo. Pag madaling araw, nakakarating kami ng McDonald's. Kahit sa McDonald's. Kaya again, okay. Sa Mia's Lechon. Yeah, Mia. Tapos ako yung ano, nandun tayo sa Coffee Beanery. So, naka-black tayo lahat, siya lang yung hindi. Naka-white ka? Ano yun? Park. Ah, sa Sheraton Park. Nung nasa Sheraton Park tayo. Ang saya nun 4 a.m. Kami na lang yung tao dun guys sa park. As in. Yun talaga yung gripping namin as in. So usually guys, yung life namin talaga nung hindi pa to nauso yung COVID, yung pandemic na to. Super every week talaga kaming walang tulog. Dahil ini-enjoy lang namin. Kaya siguro ngayon, parang okay lang din na sa... Hindi naman okay, pero parang nasulit na namin before nag-quarantine ng ilang buwan. Pero ngayon, syempre, nakakamiss pa din yung outdoor. Kaya ngayon, eto kami. Sinusulit ulit. Yes. Kahit may restrictions, go pa din. Go lang, guys. Enjoy lang tayo sa life kasi yun lang talaga yung free sa ngayon ang mag-enjoy. Maging bawal happy. Bawal lumabas. Pero dito kami. Pero nag-comply kasi tayo. Kaya pwede na lumabas. Nag-comply kami, may mga mask kami, pero nasa bag. Malamang, kumakain kami. Pero disiplinado din kasi yung mga tao dito. Yes. Dapat enjoy lang. Tapos vaping. Uy, anong gawa mo? Punta tayo na ano, mag-copy tayo, mag-suklan tayo. Ganyan. Sis. May mga times talaga na wala kaming plano. As in, wala kaming plano. Thursday, masasabi lang magsisimba, tapos hindi na namin alam hanggang kaumagahan na pala kami nasa labas. So sinabi niyang magsimba, expected na yan, lalabas na yan after. Lalabas na, tapos hindi ko din makalimutan yung first time natin nag-club. First time ko nag-clubbing, as in. Nakakatawa yun. Diba? Oo. Grabe, fourth year ko yun dito, last December. Food trip. Chichipin-chipin kami, mag-hotel. Okay, yung mga wala talaga sa planong mga, ano, trip. Pero guys, real talk, kailangan niya ng boyfriend. Yes, ano lang ba? Paki-picture ng say, hello! Ng face. Yeah. Kailangan ba't ang oily ng mukha ko? Yung lalaking matino ha, matino na hindi yung lang kaya natuguro, niya, matino, kaya yung, siyang ipaglaban. Oo, kaya siyang buhayin. Actually, kaya naman yung buhayin yung lalaki, kahit hindi siyang bubuhayin. Yun yung totoo. Kaya akong panindigan. Char. Panindigan para ipakilala sa family. Yun yung pinaka-importante. At yung nagsisimba lagi, sa ba't hindi na lang pare? Hindi ako, fast talk. Sige. Joke okay, guys. Joke lang guys, ikakat ko to. Lights off. Kasi gusto ko talaga yung matulog na walang ilaw. Ice cream. Kinahagat o dinadilaan? Siyempre dinadilaan. Oh my God, I love the words. Dinadilaan kasi parang ano din yun. Part din yun yung kailangan. Pero ako hindi ko talaga kayang kagatin oo, yung ice cream. Kasi pag kinagat mo yung ice cream, masakit sa ipin. Oo, pero yung iba kinakagat nila. Oh, next! Nakain ng boyfriend ka na nga. Ano? Ay, serious relationship. Serious relationship. Meron akong isang ex and ngayon yung pinakaseryoso. So advice nga pala to sa mga may karelasyon, hindi porke nag-aaway kayo or nagtatampuhan, mag-bablock agad. Mag-change ng profile. Mag-i-install ng dating app. Hindi gano'n ang relasyon. Pag nag-aaway kayo, kailangan yung pag-usapan. It's the number diba, Jal? Can I explain? Nasabihan namin sila hindi. Boy, hindi rin naman. Kasi may iba din namang tao na mas maganda para sa kanila, mas easy para sa kanila na i-block yung tao pag nag-aaway sila. Pag boyfriend mo pa? Oo. Hindi siya ganun.
No, kasi how will you solve the problem? I mean, kung or the problem is you. Ay, kung problema ko sa'yo, wala na. Patay na, girl. Actually, wala ka nga camping ngayon dito eh. Yung sawa nila. Uwi ka na. Grabe talaga. Malaki kakain na lang ako ng lumi. Hindi naman, guys. O, ganun talaga yan. Hi! Shout out na lang. Parang nakabuka ka, Kanaday. Nakabuka ka ba? Nakaka-free kayo, ha? Pare mga suki. Free showing, ha? Hi! Ala! Yung plastic namin nilipad. Pagpipiliin kayo, mahal mo o mahal ikaw? Ay! Alam mo, reho tayo nang iniinit. Oh my God! That's friends. Sige. Friends connection! Ano nga? Sagot na. Ano yun? Mahal ka o mahal kanya? Mahal ko o mahal ako? Ako, kagusto ko, pipiliin ko yung mas mahal ako. Kasi, I don't know, siguro sa experience ko na pangit pala pag ikaw yung sobrang nagmahal sa tao, tapos hindi nasusuklian yung pagmamahal na yon. Parang hindi yung mga expectations mo na dapat ganito din siya mag-care sa'yo. Pangit pala, parang nag-stress ka, pero sa ngayon, parang ang sarap lang na parang yung taong nag-effort sa'yo, taong nagpaparamdam sa'yo na mahal ka. Tapos ikaw yung parang chill ka lang. Although mahal mo din naman siya, kaya yun yung pipiliin ko. Yung taong mas mahal ako kesa ako yung grabe magmahal sa kanya. Ayun din. Ako din. O, dagdagan natin. Mas mahal ka, diba? Oo. Kasi kailangan ko na yung taong mamahal sa kanya. Ipaglalaban talaga ako. Oo. Nakataon. Super. Pero actually, yan yung pinaka-importante. Kasi kapag mahal ka niya, dun niya, maano niya na, kaya kanyang ipagmalaki, kaya niya kanyang gawin lahat para sa'yo. Oo. Kasi, iba talaga yung effort pag siya yung sobrang may mahal sa'yo. May saka yung lahat talaga may paninindigan. Kaya yun po. Pag ikaw ang seryoso, tapos siyang parang hindi seryoso. Yun nga yung pangit. Diba? Yun yung pangit. Kaya, papapiliin ka. Gwapo o mapay? Hirap nun, ah. Pwede ba? Hindi pwedeng mag-book, ha? Kasi sa present ko ngayon, gwapo na mabait pa eh. Wow! Ano? Mabait kasi yung attitude, hindi yan napifilter eh. Yung ugali, guys, hindi yan napifilter. Yung mukha kasi, nadadala pa yan sa ugali. Yung ugali, hindi yan nadadala sa mukha. Gwapo ka, pero yung ugali mo is hindi maganda. Hindi ka nagiging gwapo sa lahat ng tao. Pero pag mabait ka, at hindi ka ganun kagwapuhan, at nag-comply ka, na maging mabait ka. Gwapo ka sa paningin ng mga tao. Kasi iba-iba naman yung perception ng kagwapuhan ng mga tao. Masasabi mo bang mahal ka ng isang lalaki kung walang respect? Hindi! Kasi love is also respect. You should respect the person. Ano bang klase ng respeto yung nahanap mo? Nahanap mo. Respeto na yung ano, re-respeto rin yung bilang ano, girlfriend, bilang babae, na hindi ka sasaktan ng salita, hindi physically, yung mga words na ano, yung lalo-lalo na pag nagagalit. Well, ang respect naman, iba-iba din ang form. Uh-huh. Iba-iba din ang way kung paano niya ipapakita yung respect sa yoga niya. Merong para sa kanya, hindi niya alam na it's disrespectful na pala yun sa, para sa'yo. Kasi sa kanya, parang hindi naman yun. It's a normal way lang. Oh. Parang normal way niya lang yun. Sabi nila, comprehension without communication is nothing. Kasi kung yung communication na yun, is andun lang naman, lagi oras-oras kayo nagko-communicate, pero pag walang pag-iintindihan, lagi mo sinasabi sa kanya, pero wala rin inintindi. Kaya nga, ang nangyayari, paulit-ulit yung mali. Kasi walang. Kaya dapat intindihin, kung alam mo ikinagagalit niya ng partner mo, edi, iwasan mo. Ganun lang naman yan eh, give and take, compromise. Yes. Naging love guru, no? Nakakatawa, distancing type na. Okay guys, thank you so much for watching this video. I hope nag-enjoy kayo na at least bang ambience na naman, nasa labas tayo. And sana nabusog din kayo sa pakain namin.
Wala na. Actually, meron pa konti na lang. Konti na lang. So, salamat sa mga pakikinig sa chikahan namin at sa mga advices namin sa inyo. And thank you. See you all next video. Thank